habang ikaw nga yung katawan lupa ng kanyang papa ay nandyan, nakalatay, nakaburon, ay doon muna ito si Mariana kung bakit ito ay doon na nanatili sa ilalim ng tulay. Ay ano ba naman ang katigasan ng ulo? Bakit kaya ganito ito at hindi na kinaya ng kanyang magulang? No, sobra. Bakit kaya ganito? May parang sobra ng ano nito ni Mariana. So yun na guys, good morning, good evening at megalang shout out sa inyo lahat. So yun na, ang thumbnail natin, ayan na no, nang dahil sa alak, papa ni Marian, ayan, namatay. Nang dahil sa pag-inom-inom ng soda at paminsan-minsan, ay tumatagay si Tatay Robin, ayun, nagkasakit, no? So, hindi masamang uminom, huwag lang sobra, no po. Yung minsan, iinom para lang makatulog, pampatulog. Yun ang sinasabi nila eh. Iinom daw para daw makatulog. Eh, paano po ang sistema nito? Kung gabi-gabi, sasanayin ang katawan na iinom para makatulog. Ito po ba ay tama? No? Makatarungan ba ito sa ating mga sarili? Na yung ating sarili ay sasanayin natin gabi-gabi na iinom para lang makatulog? So, parang hindi yata tama ito, no? Ay, ayun na. At si Kuya Robin, biglang bumagsak ang katawan at nagkasakit. Dahil, yun na, sa live po ni Kuya Bal ay umiinom ng soda. Yung energy, tawag ito, energy drink. Umiinom. Walang laman ng tiyan. Hindi ba't ito ay delikado, yung energy drink na ganyan, na iniinom? Walang umagahan. Tapos, kung gabi-gabi ay may patoma-toma pa, nako, ay paano nga po? Kung hindi naman nakakapagpa-check up, overall check up, kung natatandaan nyo, nung si Kuya Robin inaayos yung kanyang papeles noon, kasi yung nung overstaying siya dito sa Pilipinas, na siya ay kinabahan, takot-takot, no? Dahil akala niya siya yung hulihin na. Medyo hindi maganda yung kanyang naramdaman. Nervous. Hindi kaya si Kuya Robin ay may sakit sa puso? No? Nakaramdam siya ng kakaibang takot, kakaibang nervous. So ito na, at nasundan pa ito nang sila ay nag-swimming. Nanlaban doon sa tubig, syempre kahit pa seconds lang yan, 1 seconds, 2 seconds, na ikaw ay naandun sa tubig, nanlalaban, hindi ka marunong lumangoy, ay syempre, nalulunod ka na, kahit pa 3 seconds yan, 1, 2, 3, 3 seconds kang nanlalaban doon sa tubig, o hindi lang 3 seconds syempre naman, ay baka nakalunok-lunok na ng tubig, tapos ay kahirap nito, ay baka isa rin po ito sa naging dahilan na kung baga, ganyan, siya ay nagkasakit, baka hindi na rin kinaya at baka bawal nga po sa kanya ang nabibigla. Kagaya po ng ganyan na nangyari, ano po? So, mas maganda talaga ay maipa-overall check-up na ni Kalinga Prab. Nasa ganun ay nakita matukoy kung bakit si Kuya Robin kapag nakakaramdam ng ganun pagkabigla, medyo hindi maganda yung pakiramdam, sinasama ng pakilasa, ano? At saka sana, yung sinasabi na pagkagabi ay umiinom ng pampatulog, tumatagay-tagay, ay hindi sana sanayin na gabi-gabi iinom. Sabagay, wala namang problema at hindi naman po bawal. Kaya lang, kung sasanayin, gabi-gabi, pampatulog, hindi rin po maganda. Hindi rin maganda, no? Na gabi-gabi ay laging may tumar. May tama ng kahit pa isa-isang shot, dalawang shot, siyempre, kahit paano, may kunting tama. Hindi man lasing, kasarapan. Pero, hindi dapat sanayin yung sarili na uminom ng ganun para lang gawin na pampatulog. Makasanayan ay hindi maganda. Ano po, sanayin natin na makatulog tayo na sa paraan tayo inaatake ng antok, no? Hindi sa paraan tayo makakatulog dahil tayo uminom ng alak, di ba? So yun na, at si tatay ni Marian, nang dahil din sa pag-inom-inom, ito ay hindi natin pwedeng isisi, yan, nag-iiyak yung mama ni Marian dahil sinisisi daw, minabasa yata sa comment section, sinisisi, kasalanan daw ng mama ni Marian, hindi po natin dapat isisi. Doon na tayo, halimbawa, nag-away sila mag-asawa. Kung ito naman si lalaki ay nasa katinoan ng pag-iisip, hindi ko naman sinabing walang katino-tino, no? Hindi naman. Ibig ko sabihin, kung ikaw ay nasa tino, ay ito ay hindi mo iindahin. Ano mang kabunga-bunga nga ng kapatak-patak ng bibig ng asawa mo, ay hindi mo ito iindahin. Pero yun na nga, sabi naman ng nanay niya, ni Marian, ay naglaseng dahil baga sa problema sa anak dito kay Marian. Pero nang dahil nga sa pag-inom-inom, ano ang nangyari? Ayan, binawian ang buhay. Di umano ay nahulog sa tulay. Sino ang nakakita na nahulog sa tulay? Ay bakit nga ay may ano sa leeg? May baka sa leeg. Sino ang nakakita? Wala. Dahil, ay naku, hindi ko alam. Ay, ang sagana sa akin lang sana,
pwedeng uminom. Yung kagaya nung ginawa ng Papa ni Marian, maghapon, magdamag na nag-iinom, pwedeng uminom. Huwag lang sobra. Ikaw ba naman yung magpakalango-lango na, wala nang namalayan. Hindi na nakamalay na, nagpalit ng short, nagbubo ng pantalon, kasama ang brief. O diba? Kasi nga sa sobrang kalasingan. Nahubog-hubog. Diyos ko Ginoo. Nakakawa, alam nyo yung minsan na isa lang kasi yung ating buhay. Eh, kagaya ko. Ako. Minsan po ako yung nalasing, ano? Ay, ako yung ako pinagwala. Nagwala po ako. Nagsisigaw po ako. Oo. Oh, eh, dibit-bit ako ng asawa sa aking buhok. Nakadis ko sa likod, sa short. Kasi ako, masama yung bawal. Pero, tikim-tikim. Okay lang. Kaya lang, huwag sobra. At ang sobra ay, ika nga ay, lason. Nakamamatay. Ano po? Ay, ayan. Anong nangyari? O, oh, hindi pinaglamayan. Huli na lahat. Magsisiman ay wala na. Huli na lahat. Oo. Oh, ay, tapos ganyan nga din. Isa pa ay, kabunga-bunga nga din ay, ano? Ano pangalan tong asawa na mama ni Maria? Marisa ba ito? Bunga nga din ang bunga. Sige, tutuloy ako pagtawa. Bunga nga, kibunga nga. Ay, baka, na may baka naman din ay narirende. Narindi na rin ang asawa ni, ano? Yung Papa ni Marian. Eh, kaya din ay hindi lang kay Marian. Ang problema ay binungangaan na binungangaan. Ikaw ba naman ang araw-gabi may laro kang naririnig ng Armalite? Ay, hindi kayo nakakarindi naman din. Nakakarindi yun. May at maya may Armalite. Ano ba? Nakakarindi nga din naman yon. Pero ayun na, at hindi natin masasabi kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng Papa ni Marian. Di umano ay nahulog sa tulay. Pero wala tayong alam. Pero may mga sign na parang binugbog yata, may sugat yata sa leeg, aywan ko. At yan ang atituloy ng ilong ko. So ayun na, at ang alak ay hindi po bawal. Pero yung tikin-tikin, paminsan-minsan, huwag naman ugaliin na gabi-gabi. Gagawing asal natin at ating iinumin gabi-gabi para lang makatulog. Ay hindi, wala tayo sa wisyo. Hindi normal yung ating kaisipan. Kahit tayo makatagay na isang tagay, dalawang tagay, tatlong tagay para lang makatulong. Ibig sabihin, wala pa rin tayo sa normal na pag-iisip pagka ganun. Ika nga ay may spirit na, ang tawag ito, may spirit ng alak sa ating katawan. Diba? Eh, pangit mo ganun. Sanayan natin na huwag tayong uminom ng alak kapag tayo tutulog. At saka yung energy drink. Ano, yung mga sting, ano tawag doon? Ay, bawal din po yan. Sa totoo lang. Hindi rin nararapat uminom ang isang tao kung ito ay may sakit sa puso. No? Bawal kasi yan. Eh, mas maganda kung yan ay talaga si Tatay Robin ay ma-check up. Overall na, lahat-lahat na. So, yun na, pina-check up naman na yata. Hindi ko pa rin napanood ng natapos yung kay Kalinga Prab. Ah! So, wala tuloy ako sa topic. At ayun na nga, no? Ang problema, ito si Marian. Kay kasagsagan na ikaw nga ay nakaburol ang kanyang papa. Ay kung bakit ito ay ilabas na labas ang malalabas, doon nag-i-stay sa ilalim ng tulay. No? At di umano ay nag-away sila, si Marian at saka yung tita niya, dahil nga si Marian ay nag-i-stay po doon sa ilalim ng tulay at itinatago ni Elmer, ay kung totoo siya dapat doon muna mag-i-stay. Habang ikaw nga yung katawan lupa ng kanyang papa ay nandyan, nakalatay, nakaburol, ay doon muna ito si Marian na kung bakit ito ay doon na nanatili sa ilalim ng tulay. Ay ano ba naman ang katigasan ng ulo? Bakit kaya ganito ito at hindi na kinaya ng kanyang magulang? No, sobra. Bakit kaya ganito? May parang sobra ng ano nito ni Maria. Yung ibig sabihin ay yung panahong nakaburol yung papa niya, dapat dyan ka lang eh, mag-stay ka dyan sa bahay eh. Isa pa mayroon pang bata eh. May anak ka, si Saria. Yung nasa puntong may pinagdadaanan ng pamilya mo, ikaw nandun sa ilalim ng tulay. Nandun ka. Anong ginagawa mo dyan? Sa halip sana, ikaw ba'y nakikiramay sa pagkamatay ng iyong papa? Marian? Ayan. Wala naman si Marian dito sa harap ng camera. Pero kinakausap ko. Pero yan na, sana ba? Baka sakali. Malay ninyo ay na-recommend ni Papa YouTube. No? Ay, ito si Marian. Ay, bakit ikaw ay gayaan? Hibang na hibang kay Elmer. Anong mapapala mo kay Elmer? Nabigyan ka ba ng magandang buhay? Yung anak mo nga eh. Hindi nga masustentuhan. Di ba? Hindi ka nga mailagay sa magandang katatayuan na andyan, nananatili ka dyan sa ilalim ng ano? Ng tulay. Pero, kasagsagang nakaburol si Papa mo, bakit nandyan ka? Ano ginagawa mo? Di ba? May katigasan ng ulo nito. Pagkatapos ng bugbugan kayo. Kinukuha nyo, inaabalan nyo ang kalingap sa bugbugan ninyo. Abot hanggang police station. DSWD. Ha? Abot ang kalingap. Sa pagtulong sa inyo, para lang matulungan kayo sa pangbubugbog sa inyo. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, ayan ka na naman, Marian. Pumisang ka na naman.
inabala na ninyo ang kalingap, tapos ganun. Ayan na naman, pumisang ka na naman din yan. Kay Elmer, tingnan nyo ang ginagawa ninyo, no? Ang ginagawa nito ni Maria, maawa ka sa nanay mo. Di ba? Kasagsagal nakaburol si papa mo. Nanu ka sa ilalim ng tulay, kasama si Elmer, anong ginagawa mo? Ano, nakayup-yup kayo doon sa ilalim ng tulay? Mariosep, Diyos ko, hahaba tayo. Bigyan natin yan ng panibago reaction video, guys, at hahaba tayo ng hahaba dito, no? At kung saan lang mahantong na naman ang ating pag-reaction. So, yun na. Kita-kita tayo sa aking next video. Mag-reaction tayo at naka 24 hours naman na yung kay Kalinga Prab. Pero dito na lang muna tayo, itong upload ko ito. So, yun na, at hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa aking next video, guys. At ingat kayo palagi sa mga sulok ng mundo naroroon at sa mga hindi pa nakayakap sa akin. Guys, yakapin nyo naman ako. Nang mahigpit, na mahigpit, na mahigpit. Pakiyakap naman, pakiclick naman po niyan. Yung may nakiclick kayo dyan na ano, yung aking pangalan. Tapos may nakikita kayo dyan na subscribe, tsaka notification bell. I-click nyo po yung all. Yan. Sabi na. Sabi na, guys. At sa mga, yan, habol ko na. Sa mga gusto po na makagraduate kay YT. Guys, i-PM nyo naman ako. I-PM nyo ako dito. Kahit tayo, magkumustahan na lang po. Sa mga gusto din makagraduate dito kay YT. Na ilalagay ko po ang aking comment section dito sa ayan na, nawala tuloy ako, take 2. Ilalagay ko po ang aking messenger dito sa comment section at i-PM niyo po ako. Kahit po ay magkumustahan din tayo, kumustahin niyo naman ako. So ayun na, at hanggang dito na lang. Mega love shout out po sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. Bye.